Kanina, nag-check ako ng aking mga, ng aking YouTube notification. Meron akong nag-comment sa isang, o nag-reply doon sa isang comment ko sa vlog about yung inaano ko at sinasabi kong dangal pang tao. Napakahirap talaga namang ipaliwanag kung ano ba ang dangal pang tao kasi katulad sa ano sa mahihirap pinanganak na mahirap hindi ko naman na ano nung lumalaki ako na wala akong ibang na-experience sa aking buhay noon ay kundi kahirapan yung lahat ba struggle ka para kang always surviving. Hindi mo na may, hindi na i-enjoy ang buhay kasi puro survival na lang. At saka, pag ganun ang ano mo, ang karanasan mo sa buhay, para kang ano, kasi diba, yung survival, para kang nasa wild. Kaya, hindi mo, tsaka wala naman nagsasabi sa iyo o nag wala namang nagkukwento o nag explain kung paano maging ano at tunay na tao yung mabuhay ka as a human being na merong human dignity o dangal pang tao. You know, maraming hindi nakakaintindi o nakakaunawa or maybe dahil nga sa lagi silang nasa survival mode, hindi na nila naiisip yung dangal pang tao. Kasi lalo na pag ano ka, lagi kang salat sa lahat ng bagay. Natutulog ka sa Pilipinas. Nagluto ako ng ano spaghetti. Yung spaghetti ko is different from the spaghetti sa mga Jollibee. Ginawa ko siyang ano, masustansya siya. Hindi siya, wala siyang mga hotdog. Kasi yung hotdog na yan, hindi ako nagpapakain sa ano eh. I mean, minsan kumakain din kami niyan, but not that. Hindi special yung ganyang mga nilalagay sa mga ano doon. Ano yan eh, junk food. At saka, walang sustansya. Mas mabuti nga pang kumain ka ng tuyo kaysa sa hotdog. So anyway, nagluto ako. Tapos hindi nila gusto kasi hindi matamis. Kasi yung ano doon, yung spaghetti doon, nagustuhan nila yung matamis. Sobrang tamis. Eh, hindi yun maganda sa kalusugan ng tao. You know, lalo na ng mga bata. Pero yun ang pinapamukha nila sa mga tao doon na naghihirap na ano, na yung Jollibee is something very special to look forward to. But it's not. You know? So anyway, ito na. Nagluto ako. Tapos na hindi nila masyadong ano, nagustuhan kasi hindi matamis. Right? Yung aking spaghetti. Pero may narinig ko yung isa na sabi, ay, hayaan mo na kasi ano yan, kain lang kayo ng kain kasi bihira naman tayo makakain ng ganito. Sabi ko, para akong tinusok sa dibdib nang marinig ko yon. Sabi ko, I did not realize na ano na bubusugin lang nila ng bubusugin yung ano nila kahit hindi nila gusto kasi bihira silang makakain ng ganon. Tapos bigla kong naalala yung ano ko, yung aking
childhood na kapag kumakain, ayaw ko nang kumain, nagkaroon ako ng anorexia. Hindi ko alam na anorexic ako noon, pero ang payat-payat ko. At saka ayaw kong kumain kasi para bang bakit ganun ang mga pagkain na kahit kumakalam na yung sikmura ko, ayaw ko nang kumain. Kasi pati amoy ng pagkain, hindi ko nagugustuhan. Tapos, lagi akong pinapalo noon. Habang kumakain ako ng pagkain, hindi ko nagugustuhan. Bawat subo ko, mayroong nakaabang na mga isasakripisyo mo ang sarili mo na kahit magkasira-sira ang buhay mo, basta lang may makain ka. Hindi ganun ang dangal na tinatawag. Kailangan pag nakakakita ka ng ganito na mga nandiyan yan sa videos ng mga charity vloggers na hindi nila maintindihan ang tinatawag na poverty porn at kung bakit sa halip na nakakatulong ka ay nakakasama ka pa kasi marami sa yung nagmamasid na mga tao lalo na yung mga kabataan, hindi lang naman yung tinutulungan mo halimbawa magkaroon ng panibagong buhay ang tinutulungan mo, yung nakapaligid naman dyan sa'yo na nagmamasid na hindi mo natulungan, sa isang natulungan mo na hindi naman panghabang buhay talaga, parang band-aid solution lang ang mga binibigay mo. So, kahit yung ano na yan yung pabahay na yan alam mo, it's not, kung ang tao na binigyan mo niyan, hindi alam kung ano ibig sabihin ng dangal pang tao, hindi nila yan pahalagahan. Ayun, no? Kasi ang bahay, may ongoing maintenance. Katulad din ng sasakyan, katulad ng katawan natin na may ongoing maintenance. Pag natulungan mo na yan, hindi mo naman sila bibigyan ng ng financial support para ma-maintain nila yung bahay nila. Unti-unti, especially sa Pilipinas, unti-unti, mabubulok yan. You know? Kung hindi yan mini-maintain at least every year. Pipintiruhan mo siya, yung yung bubong na yan, mga yero. In 5 years time, may mga kalawang na yan kasi hindi naman nila pininturahan. You know? Napansin ko yan sa tapos ano na naman sila? Pag nabulok na naman yung bahay nila, tapos hindi naman sila naturuan na, to work for your keeps, na nasanay na lang sila na merong pumupunta dyan na nagbibigay sa kanila ng bigas, nagbibigay ng mga, used clothes, galing overseas, nagbibigay ng mga dilata, and so forth and so on. Maghihintay na lang sila. Hindi nila maiisip kasi nga wala silang kaalam-alam sa tinatawag na dangal pang tao. Ang isip nila, hindi naman ako nagpagawa ng bahay nito kahit akong nakatira dito. Iisipin nila, si ganito ang bahala na sila. Kasi naririnig ko na yan sa kanila, bahala ka na. Kung ano lang maibigay mo, diba? Di walang dangal pang tao. Kaya paano mo ba ipapaliwanag sa mga taong ganito na nabuhay na hindi nakakarinig ng mga salitang dangal pang tao, kundi ang laging nasa isipan nila ay kung paano
busugin yung kanilang mga kumakalam na sikmura, which is obviously it's natural naman na yun ang iisipin mo, pero kailangan isipin din talaga yung paano bubusugin yung ano, yung kumakalam na kaisipan. Kasi alam mo, yun ang na-experience ko eh. Yung ano, yung kailangan mong busugin ang isipan mo. Kasi pag laging busog ang isipan mo, kahit walang tumutulong sa'yo, yung sikmura mo, lagi mong bubusugin. You will be capable of feeding yourself. You're feeding your hungry tummy. You know? At saka, siguro, nakatulong din sa akin yung pagtira ko sa ibang tao na lagi akong ano, na meron akong tinirhan na mayaman sila. Tapos, wala sila yung ano, yung maganda yung bahay nila. Tapos, wala silang ano, yung pagkain nila, lagi naman silang kumakain ng masasarap. May katulong sila and everything. Hindi naman nila ako tinuring na katulong kasi nakatulong ako sa ano nila eh, sa business nila. Ako nagdi-design noon ng mga potteries nila na pinagbibili. Kaya ang ano ko doon, ang role ko doon ay yun. Pinabayaan nila ako mag-design. Pero siguro nakatulong sa akin yun na ma-realize na ang malaking bahay, ang pinag-aralan, kasi lahat sila may pinag-aralan eh. At saka magagandang damit. Ay hindi na nangahulugan na may dangal pang tao ka. At saka hindi mo na ano na nararamdaman yung pagiging tunay na tao dahil meron kang pera, may ano, yung peace of mind talaga. Yun talaga ang ano, ang pag natutulog ka sa gabi na may peace of mind ka. Yun siguro ang pinaka ano, kasi ako, alam mo, natutulog ako noon. I have a knife under my pillow. Kasi ano, nakaramdam ako na baka habang natutulog ako may pumunta sa kwarto at pagsamantalahan ako. And I made up my mind na no matter what, pag may gumawa sa akin ng ganyan, I'd rather die than, you know, because I don't think my life will be worth living if I experience violence like that, yung pagsasamantalahan ako. Bata pa ako noon, 15 years old. I did that kasi para lang ako makapag-aral, tumira ako sa ibang tao. You know? Kaya siguro na nakita ko yung difference ng buhay ng mahihirap at saka buhay ng mayayaman. Kasi tumira, naranasan kong tumira sa ano, sa both environments. Kaya, at saka dahil mahilig ako magbasa, doon ako nakapag ano. Kaya ang pagbabasa, very important yan eh. Talagang, yung ang ano mo, parang ano ka eh, ine-educate mo rin sarili mo. Yun ang ano ko, ang libangan ko noon. Hindi ako nakikinig mga music, wala akong, as a teenager, para akong ano, talagang I was, binubusog ko yung ano ko, yung aking kaisipan sa pagbabasa. Kahit ano binabasa ko, you know. Of course, yung mga ano, yung mga mga may mga aral sa buhay na mga libro na
bumibili ako ng mga second hands na mga ano, mga libro noon. At yun ang binabasa ko. Yun ang ibig ko sabihin na you have to feed your hungry minds simultaneously as you feed your tummy. Tapos yung pala, you know, pag tumira ka sa ganyang mga tao na may mga masasarap naman ang kinakain, tapos ganun sila, parang, you know, minsan iisipin mo, mabuti pang nagugutom ka na lang kaysa ganun, na wala kang ano, wala kang natutulog ka, walang katahimikan. Nakakapagod yung ano, nakakapagod ba yung every night pag tulog mo? Kailangan, wag mong kalimutan na yung knife nandyan sa ano, sa ilalim ng unan mo, kasi just in case, you know, that's your own protection, di ba? Kasi nasa ano ka, nasa ibang bahay ka. Kaya nga ngayon, pag naririnig ko yung mga ano, yung mga namamasuka na pinagsamantalahan ng mga amo nila, naaalala ko yung mga ano ko, yung aking mga karanasan. Sabi ko, oh my God, you know, kung alam lang ng bakit ganun ang ano natin, ang society natin, hindi natin ano, hindi natin binibigyan ng halaga yung ano, yung mga kabataan ba, you know? At saka kasi ako masyado akong ano eh, masyado akong suwail ang tawag sa akin. Ako pinakasuwail na anak. Kasi lagi akong tanong ng tanong, hindi ko, ayoko magmano sa mga taong iniisip ko na hindi ko naman ikagagalang, you know? Kaya ang tingin sa akin ng ano, nung lumalaki ako, parang akong ano, maldita. Kasi para kung ang ano, kung ang pagmano-mano ba eh, is because you respect that elderly, and then nakikita ko naman hindi naman siya ka-respeto, you know, bakit ako magmamano sa kanya, di ba? Mga ganong kaisipan. Ewan ko ba kung bakit ganon ako. Tinitingnan ko yung ano, yung masyado akong aware sa mga tingin-tingin sa akin. Pati pag tingin-tingin sa akin ng mga tao, lalo na yung mga ano, mga adults na pag tinitingnan ka ng malagkit, parang na-alarma ka, di ba? So you have to, you know, kahit mga ano pa yan dyan, kamag-anak mo pa, mga, kasi sila doon, sila, alam mo yung mga pobre, wala silang privacy, you know? Para bang, sabi, naisip ko, sabi ko, bakit kaya ganito, you know, they don't care, na, walang, ano, hindi nila, lalo na pababae ka, nagdadalaga ka na, you need more privacy than ever, you know? Pero naisip ko, bakit ganun ang father mo o kung sino yung mga adult na gustong, na responsible sa ano sa'yo, sa kapakanan mo, sa pag-protect sa'yo, eh, parang wala lang, you know? Tapos nakikita mo, kaya ako nung ano, nung maliliit pa mga anak ko, kaya sinasabi ko sa kanila, yung mga, ano, wag silang makikipag, magtitiwala sa, ano, sa kanilang, ano, mga nakapaligid sa kanila, na kahit sabi ko, ano, you have to listen to your gut feeling, because your gut feeling is the only thing that can protect you, kasi will not be there to protect you all the time. This, you know, you have to know what is good touch and bad touch, you know, even the way people look at you. Kasi naranasan ko eh, lagi akong takot, you know,
nakakaano ba, nakakaano ba, nakakapagod na yung bata ka tapos lagi kang para kang laging ano, kailangang it's like always survival of the fittest. Eh, hindi ka naman hayop sa, hindi ka naman, you know, hayop na ipinanganak sa, ano, wild, di ba? Sabi nila, oh, life is like a survival of the fittest. Eh, bakit ganun? Hindi ka naman pinanganak sa wild, di ba? Oh, eh, kailangan, yung mga anak natin, iaano na natin sila. Eh, ano ba tawag dito? Kailangan i-educate natin sila kung paano nila protektahan ang sarili nila. Diba? Kahit nga noon, sa pare, wala akong mga tiwala dyan sa mga pare na yan eh. Kasi, noon pag nasasulubong mo yung pare, kailangan magmamano ka, mag-ano ka, tapos, yun ba, mapifeel mo ba na ano, na pagka hinawakan ka nila, parang kahit sa kamay ka lang hinahawakan, paano bang mayroon silang ibang intensyon na ano, na hindi maganda. Kaya kailangang maging ano ka. Pero ano, ewan ko, bakit ganun ako? I was always suspicious of people. Kasi siguro, naranasan ko na, ano, pasabi ko, pati nga, ano mo na, magulang mo na minsan, hindi ka kayang protektahan. Kung nagugutom ka, naginugutom ka sa bahay, di ibig sabihin, you know, yung parents mo don't care much about you, how much more other people, you know? Parang ganun ang ano ko, full na tiwala sa mga taong nakapaligid sa akin. Lalo na, you know, maririnig mo sa gabi, mga kapitbahay mo, nagmumurahan sila, nag-aaway sila. Sabi ko, ba't ganun? You know, paano ka matutulog sa gabi na kumakalam na nga asikmura mo, tapos may mga away-away ka pang naririnig dyan? Eh, parang kang anong, you know, anong klaseng buhay yon? Kaya, you know, importante talaga yung ano natin, yung kailangan nating pahalagahan o ituro sa mga kabataan yung ibig sabihin na dangal pang tao. Hindi porke binibigyan ka ng isang tao ng Jollibee o pinamumudmuran ka ng ano, ng pera sa harap mo, lalo na kung ibinabagayway sa harap mo yung ano, yung 20 pesos nila, ay, hindi ka binibigyan ng karangalan noon, you know? You cannot, ano yun, entertainment nila yun. Para silang, ano, nasa, wala silang pakialam sa'yo, you know? So, yun lang. So, anyway, I will have to dry this one first.